Good day, good morning, good evening sa inyo mga spigadik. Nandito tayo ngayon, syempre kay Cycling Hobby. At meron ako dito nakitang extraordinary na bisikleta na hindi nyo makikita sa ibang bike shop. Eto, hindi ako nagbibiro dahil hindi nyo na to makikita sa ibang bike shop. Alam nyo bakit? Pamaya mo lalaman nyo. Alright, simulan lang natin. Simulan na nga natin itong bisikletang nasa harap natin. Alright? Ito is carbon frame. Okay? Carbon frame siya, T700 po siya. T700 na frame. And then, syempre, pagdating sa kanyang frame size is size 17 medium po yan. Okay? And then, yung frame itself is true axle non-boost. Okay? So, pagdating naman sa kanyang headset. So, headset na ito, this is 4252. Okay? With carbon spacers na yan. Ayan, kitang-kita. So, dito, pagdating naman sa kanyang bottom bracket is BB92 naman. Okay? So, yung ginamit sa kanya, ang nakakabit sa kanya is sagmit. Sagmit yung nakalagay sa kanya. And then, pagdating naman sa kanyang fork. Sa fork niya naman, this is already OG Evkin. Okay? OG Evkin na rin yung ginamit sa kanya. Gravel fork po yan. FD is M4100. Nakatubay na po yan. This is for 10-speed, 36-26 teeth naman yung kanyang chainring. Okay? Then, naka-side swing na nga rin pala yung kanyang FD. Crankset, M4100 na rin siya. Okay? So, you don't have to worry. Yung length naman nito is 170. Okay? So, dito naman tayo mapunta sa kanyang chain. KMC ang ginamit sa kanya. This is for 11 speed. Alright? So, M6000 naman ang ginamit sa kanyang RD. Okay? With clutch na po yan. M6000. And then, pagdating naman sa kanyang sprocket, this is 11 teeth by 32 teeth. Okay? 32 teeth na po yan. Wala na po kayong kailangang intindihin. Oops! I'm sorry. This is not 32 teeth. This is already 34 teeth. Medyo may kalakihan na rin pala to. Lightweight na po yan. ZTTO SLR2 naman yung kanyang cogs. SLR2 ultralight cogs po yan. Napakagaang na po niyan. Okay? Pagdating naman sa kanyang hubs, yung hubs na ito is ZTTO din. ZTTO na ratchet type. 36 teeth na rin yung kanya. Okay? Pagdating naman sa kanyang, what do you call this? Yung kanyang spokes. Bladed na rin yung spokes na ito. CN Aero spokes na rin yan, lightweight, and then brass nipples na po yan. So, lahat po ng spokes nito is 24 na rin yung nasa harap nito. Okay? Yung kanyang, what do you call this? Yung kanyang rims is carbon na rin. So, wala na rin po kayong kailangang intindihin dyan. Pagdating naman sa kanyang tires, Maxxis Refuse na rin ang ginamit sa kanya. Maxxis Refuse 700 by 40C ang ginamit sa kanya. Pagdating naman sa kanyang brake set, MT410 ang ginamit sa kanyang brake set. Okay? Rotors naman, syempre, Shimano na rin. So, ang ginamit sa kanya is 160 na rotors. Okay? 160 yung rotors niyan. Napakainam. RT64 na rin po yan. Okay? Pagdating naman sa kanyang saddle, saddle nito is toxic carbon na rin. Okay? So, dito na tayo mapunta. So, papaliwanag ko sa inyo kung bakit ito yung bisikleta na binabike check natin. Kasi itong bike po na to is customized po talaga. So, kung makikita nyo dito, yung kanyang seat post is tweeter. Okay? Tweeter, carbon na rin po yan yung kanyang seat post. So, pagdating sa frame, mabalik tayo sa frame nito. Ang frame po nito is tweeter M5 po siya. Okay?
Twitter M5, napakaganda na po niyan. And then syempre T700 po yung ginamit sa kanyang material. Okay? Sa stem naman, 70 millimeters naman yung stem nito. Okay? 70 millimeters, and then yung kanyang corner bar is LM po. Okay? Pagdating sa haba naman nito is 76. Okay? 46 pala. 46 pala yung kanyang corner bar. Pagdating naman sa kanyang mga shifters, syempre Shimano M5100, kung hindi ako nagkakamali. Check nga natin kung Shimano M5100 nga yung kanyang shifters. M5100 nga. Right and left po yan. Okay? So, pagdating naman sa brake set nito, MT410 na rin. Okay? Sabi ko nga kanina, OGFKIN yung kanyang fork. Carbon po yan. Gravel fork na po yan. So, same din pagdating sa kanyang fork. True axle na po yan. Okay? So, disclaimer lang, ang bisikleta na to is customized, and then syempre, ito po ay dating Twitter M5 na frame. Okay? So, magkano tong bisikleta na to? Ang bisikleta na to is 75,000 pesos. Customized bike po ito. Ayan, syempre, sa preferred ito nung dating may-ari. Okay? Napakaganda ng bisikleta na to. Sa halagang 75,000, napakagaang na neto. Okay, mamaya ilalagay ko dyan kung gaano kagaang tong bisikleta na to. Alright? So, till then mga spikitik, dito nyo lang mabibili yan kay Cycling Hobby, kung saan madaming parts na mura dito sa Taytay. Alright? Maraming salamat. Ciao!